Magandang araw po mga kasundo. Ito po si Kuya Barry. Ang magkukwento po ngayon ay si Kuya Chris ng ating kapatid na channel na Ang Hukom. Sana po ay tangkilikin niyo rin po si Kuya Chris, isang napakagaling na narrator din po. Heto na at simulan na natin ang ating kwento. Dapat ay maging maingat tayo sa kung anong kinakain natin. Hindi porke mukhang malinis at masarap ay dapat na nating sunggaban. Hindi masamang maging mapanuri, lalo na't kalusugan natin ang nakasalalay. Magandang gabi, Kuya Barry. Ako po si Feliciano. Ang ikukwento ko sa iyo ay nangyari sa akin noong 25 taong gulang pa lang ako. Isa po akong construction worker galing sa Nueva Ecija. Nagkaroon ng hiring ng trabahador sa Iloilo, kaya kahit ayaw kong malayo sa pamilya ko ay nagbakasakali ako. At natanggap naman po ako, Kuya Barry. Isa ako sa naging trabahador doon. Alam naman po siguro ninyo ang buhay ng isang construction worker. Mahirap, kaya pinagkakasya ko lamang ang 200 para sa isang linggo kong pagkain. Kaya nang minsang naubusan kami ng bigas sa site, ay inaya ako ng mga kasamahan kong kumain sa isang karinderyang malapit sa pinaggagawaan namin. Sikat at pinipilahan ang lugar dahil sa abot kayang presyo. Sabi rin nila ay masarap ang pagkain, kaya binabalik-balikan ito. Ang specialty ng araw doon ay adobo. Dahil minsan lang naman mag-aya sa labas ang mga kasamahan ko, pumayag na rin ako. Kailangan ko rin po kasi ng lakas para sa pagbubuhat at paghahalo ng semento mamaya. Pagpasok namin sa lugar ay halos mapaatras ako dahil sa dami ng tao. Mapa-estudyante o guro ay doon din pala kumakain. Bukod kasi sa tapat ng kalsada, ay malapit din sa eskwela ang kainang ito. Si Lito ang naging abala para asikasuhin kami dahil siya ang suki dito. Halos araw-araw ay dito siya kumakain. Madaming nagte-take out dito, kaya maupo na kayo sa makita niyong bakante para makakain na tayo. Utos ni Lito habang naglilibot ang tingin na para bang may hinahanap. Natawa na lang kami ng mga kasamahan ko dahil para talaga siyang may-ari ng kainan na to kung kumilos. Nang makahanap kami ng uupuan namin, ay umupo na kami. Nagsalubong pa nga ang kilay ko. Hindi na kasi namin matagpuan si Lito na kanina lamang ay nasa harapan namin. Isang oras siguro ang lumipas bago bumalik si Lito kasama ang isang ginang. Umawang pa nga ang labi ko dahil ito pala ang may-ari ng nasabing kainan. Lahat kami ay ngumiti sa kanya. Ipinakilala siya sa amin ni Lito bilang Nanay Maring. May-ari at tagaluto raw sa kainan. Ito at ang 2 anak nito ang namamahala na ikinabilib ko. Kita mo nga naman, kapag talaga may sipag at tiyaga ka, aasenso ka sa buhay. Sana yung mga anak ko rin maging ganoon paglaki. Nagtutulungan. Bakit hindi pa kayo tumayo para mag-order doon? Tingnan nyo kung anong gusto nyo. Dahil lahat ng nakalabas ay bagong luto. Bagong-bago rin ang karne niyan. Pagbibida ni Nanay Maring. Napangiti kami't natuwa dahil doon. Hindi na dilata ang kakainin namin ngayon kundi homemade na pagkain. Nauna na akong lumapit sa lamesa kung saan nakadisplay yung mga ulam. At nanubig ang bagang ko nang makita ang iba't ibang putahe na umuusok pa. Hindi ko namalayang nakabuntot pala sa amin si Nay Maring. Pumesto ito sa tabi ko. Bagong luto lahat yan. Pili na. Ang pinakamasarap namin dito ay adobo. Bakit hindi mo tikman?
alok ni Nanay Maring. Sino ba naman ako para tumanggi, hindi ba? Masaya akong nagsabi ng order ko. Sige nga, pa-order ako ng adobo ninyo, Nay. Pagkatapos ay yung sisig. Samahan nyo na rin ng 2 cup ng kanin at 1 soft drinks. Tsaka kung pwede, padagdag ng sabaw. Natatawa kong request dito. Natutuwang tumangon naman ang matanda. O sige, bumalik ka na sa pwesta ninyo at doon nyo nahintayin ang orders nyo. Anito. Narinig ko pa ang isinigaw ni Nanay Maring. Nadagdagan daw ang laman ng orders namin dahil unang beses daw kaming kumain doon. Sumunod naman ako at bumalik sa aming pwesto. Habang naghihintay ng pagkain ay napatingin ako sa ibang nakaupo sa lamesa. Nagsalubong ang kilay ko nang makitang para silang pasensya na po sa salita pero PG o patay gutom. Mukha naman po silang nakakakain ng maayos. Pero grabe po talaga. Kada subo nila ay parang namumuwalan sila. Ganun ba kasarap ang pagkain nila sa lugar na to? At mukhang nakakabaliw? Bulong ko sa sarili ko. Pero inalis ko po yun sa isip ko nang mabilis dumating ang order naming magkakasama. Amoy pa lang, Kuya Barry. Amoy pa lang. Talagang maglalaway ka na. Kaya siguro ganoon din ang reaksyon ng ibang kumakain. Una kong tinikman ang sisig ni Nanay Maring. At napapikit ako sa sarap. Napakalasa ng karne. Ang lambot-lambot at hindi mahirap kagatin. Napatingin ako sa adobo. Mas lalo lamang pong nanubig ang bagang ko dahil sa mas mabango nitong aroma. Tumusok ako ng laman at hiniwa yon sa aking plato. Nakapagtataka nga po dahil kakaiba ang lamang ito. Para siyang karne ng baka. Malambot at nang tikman ko ay napakalasa. Napapikit pa nga ako sa sarap. Kakaiba ang lasa ng laman. Mas malambot. Ano kayang ginagamit na sangkap ni Nanay Maring? Baka kayang gayahin to ng misis ko kapag nagluto siya. Busog na busog ako nang matapos akong kumain. Napakalakas ng digay ko na kinatawa namin ng mga kasamahan ko. Ang sarap pala ng pagkain nila dito. Bakit ngayon lang natin nasubukang puntahan to? Sabi ko sa kanila. Tumawa si Lito. Sinabi ko naman kasi sa inyo, panalo ang pagkain dito. Ngayon alam nyo na kung bakit dito ko gustong-gustong kumain. Puno ng pagmamalaking sabi ni Lito. Sumang-ayon kami sa kanya dahil totoo naman. Napakasarap ng pagkain nila dito. Nung titigan ko si Lito, ngayon ko lamang napagtanto na nagkalaman na ito. Simula nung una ko siyang makita na halos wala ng laman. Mukhang nahiyang talaga siya sa pagkain ni Nanay Maring. Ang sarap-sarap talaga ng pagkain nila dito. Kung pwede lang akong hindi na bumalik sa site eh. Pabirong sabi ni Lito. Nagsalita naman ang pinakabos namin na si Gerald at sinabing pwede naman daw yon. Basta ba tanggal na rin ito sa trabaho. Umalis kami matapos namin kumain ng pananghalian. Pero hindi ko po alam kung bakit hindi talaga maalis sa panlasa ko ang pagkain. Parang gusto ko pang bumalik doon para umulit. Hanggang sa lumipas po ang mga araw at napadalas ang kain ng mga kasamahan ko sa kainan ni Nanay Maring. Samantalang ako ay iisang beses palang umorder dahil nagtitipid ako para mas malaki ang maipadala kay Mrs. Mag-aaral na kasi ang anak ko sa grade 1 kaya kailangan mag-ipon ng malaki. Ang nakapagtataka lang ay parang 24/7 silang bukas. Hindi kaya nagpapahinga ang mga tao dito o may shift din silang sinusunod para kasing hindi ko pa sila nakitang nagsarado.
Napatingin ako sa tricycle driver na aligagang nakatingin sa akin. Para bang takot na takot siya sa kung saan o kanino. Dahil nasa loob na ang mga kasama ko ay lumakad ako palapit sa tsuper. O pare, hindi ka ba papasok? Tanong ko. Nanlaki ang malikot nitong mata na tumingin sa likuran ko. Sindak na sindak ang itsura nito, kaya nag-alala akong lumingon. Nakita kong nakatingin pala sa amin si Nanay Maring na nasa loob ng karinderya. Naroroon pa rin ang matamis nitong ngiti, pero bigla po akong kinilabutan sa pagkakataong yon. Para bang ibang tao ang nakatingin sa amin at anumang sandali ay pwede niya akong sunggaban. Napalunok ako ng laway. Huwag kang kakain ng pagkain nila dyan. Nanginginig na sabi ng driver na kinalingon ko sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Nagtatakang tanong ko. Napansin ko agad ang buo-buo nitong pawis sa noo. Napatingala ako. Hindi naman mainit pero pawisan ito. Aswang ang may-ari ng karinderyang yan. Kaya kung ako sa'yo, ay hindi ako kakain ng pagkain nila dyan. Dahil hindi mo sigurado kung anong klaseng laman yon. Sabi ng tricycle driver pagkatapos ay mabilis na tumalilis ng alis. Ako naman ay naiwang tulala dahil sa sinabi niya. Sinundan ko ng tingin ang papalayo nitong tricycle na akala mo'y hinahabol ng toro sa bilis ng pagtakbo. Napailing ako dahil sa sinabi nito. Lasing siguro ang driver kaya kung ano-ano na ang sinasabi. Ay, ang mga tao talaga. Napakagaling gumawa ng storya. Hanggang ngayon ba naman ay naniniwala sila sa aswang? Isa pa Kuya Barry. Wala naman po sa itsura ni Nanay Maring ang pagiging aswang. Ang ganda-ganda nga nito. Kahawig nga nito si Gloria Romero. Pwede bang maging aswang yung halos ipamigay na ang mga ulam nila? Nakakatawa. Pagpasok kong muli sa karinderya, ay nagbago ang atmosphere Kuya Barry. Para bang may mga matang nakatutok sa akin. Nilingon ko naman ho ang paligid ko. Tulad ng dati, busy ang mga tao sa pagkain. Ipinagkibit-balikat ko na lang yon. Masyado lang siguro akong paranoid. Pero natigil ako sa akmang paglakad nang mapansin ang dalawang batang nakatayo sa gilid ng water dispenser. Nanilisik ang mga mata nilang nakatingin sa akin na nagpatambol sa dibdib ko. Pilit ko silang nginitian. Pero ni hindi nila iyon binalik. Instead, nakakatakot silang ngumisi na nagdala ng matinding kilabot sa akin. Sobrang weird ng dalawang batang yon. Mabilis akong umalis doon at lumapit sa mga kasamahan kong tapos na pala sa pagkain. Ngunit may isa pang hindi. Si Lito. Hindi makapaniwalang tumingin ako sa kanya habang busy ito sa pagkain ng adobo. Iyon at iyon ang ino-order ng lalaki na siyang paborito nito. Gustong gusto yata talaga nito ang pagkain nun dahil talagang namilog ho si Lito. Bilog na bilog at hindi mo aakalaing dating payat si Lito. Naging masiba nga ito Kuya Barry. Kung dati pa isa-isa o dalawang mangkok lamang ng ulam ang na-order nito, ngayon po ay umaabot na ng 5 hanggang 10 mangkok ang kaya nitong ubusin ng isang upuan lang. Naging mabagal din itong kumilos sa trabaho. Palagi lang nitong hinihintay ang pagdating ng pananghalian at saka lamang ito magkakaroon ng lakas. Dahil madedelay kami sa aming trabaho ay iniwanan na namin si Lito doon. Sumunod na lang siya pagkatapos niya. Habang naglalakad pa alis ay hindi ko maiwasang lumingon. Nagulat pa nga ako nang makitang magkatabi na sina Nanay Maring at ang dalawang batang nanlilisik ang mga mata na nakatingin sa akin kanina. Parang may sinasabi pa silang kumain ang kumain si Lito at parang baboy na patabain nila kung alagaan.
Pinilit kong inalis ang tingin ko sa kanila, Kuya Barry. Siniksik ko sa isip ko na naging malapit lang siguro si Lito sa kanila dahil ito ang pinakasuki nila doon. Hanggang sa natapos ang araw na yon. Kinagabihan ay nag-alala ang boss naming si Gerald dahil hindi pa raw bumabalik si Lito simula kanina pang tanghali. Gagong yun. Totohanin pa yata ang sinabing hindi na siya babalik dito. Naiiling na sabi ni Gerald. Tumabi naman ako sa kanya. Baka naman kasi naebak na sa dami ng kinain niya kanina. Hayaan mo, bossing. Baka bukas nandito na rin yon. Sagot ko naman sa kanya. Tumango na lang ito at pumasok na sa sarili niyang kwarto. Biglang may mayroong umuwak nang malakas na ikinatigil ko. Tumaas ang kilay ko at tumingin sa paligid. Wala naman akong nakikitang uwak na lumilipad. Pero ang lakas-lakas ng tunog nito, Kuya Barry. Tapos biglang umihip ang malamig na hangin. Kinilabutan ako ng mga sandaling yun, Kuya Barry. Dahil sa may di kalayuan ay may napansin akong figura na nakatayo. Inakala kong si Lito yun. Pero parang mas balingkinitan ng katawan. Kaya naman nagmamadali akong pumasok sa loob ng tulugan namin. Kinabukasan, inaasahan naming lahat na nasa labas si Lito o kaya naman ay nasa kainan lamang. Pero ganoon na lang ang gulat at pagtataka namin nang hindi na namin ito mahanap. Hindi naman pwedeng bigla-bigla na lang maglalaho si Lito na parang bula. Imposible kasing umalis ito dahil naririto pa ang mga importanteng mga gamit at iilang damit ni Lito. Umasa kaming babalikan niya pa ang mga gamit niya pero lahat kami ay nabigo. Hanggang sa lumipas po ang buwan at hindi na talaga nagpakita sa amin si Lito. Nag-awol daw ito, sabi ni Sir Gerald, at tanggal na sa trabaho. Naalala ko pa kung paano galit na galit na minura ni Sir ang walang malay na si Lito dahil umalis na walang paalam. Kami man ay na-disappoint kay Lito dahil sa ginawa niya. Lalo na't meron naman kaming pinagsamahan dito. Isang umaga ay biglang dumating ang misis ni Lito. Galit na galit na hinahanap sa amin ang asawa niya dahil isang buwan na raw itong walang padala. Kanino na naman daw ba nito inuubos ang pera at kung nambababae daw ba ito? Nagulat pa kami nang makitang buntis pala ang misis ni Lito. Nabanggit lang kasi niyang may asawa siya pero hindi niya nasabing buntis. Pero natigil lamang at napatulala ang babae. Natawagin na lamang po nating Janina. Nang sabihin naming matagal nang wala si Lito dito. Matagal nang wala dito si Lito, Janine. Mga isang buwan na. Awol na siya ngayon. Sabi ko. Hindi makapaniwalang tumingin sa akin si Janine. Napahawak ito sa tiyan niya at napahimas. Nak naman ang teteng si Lito. Meron palang buntis na asawa. Tapos biglang nag-awol. Kawawa tuloy ito. Paano kong makuhanan sa pagka-stress sa lalaki? Dahil hindi magandang lugar ang construction site para sa mga buntis, ay niyaya akong magpunta sa karinderya si Janine para makaupo ito. Mabuti na lamang nang dumating kami doon ay saktong hindi masyado ang buhos ng tao. Naupo kami malapit sa may bintana. Hindi ko alam na nag-awol pala siya. Siguro ay sumama siya sa kabit niya. Galit na turan ni Janine. Hindi ko rin alam. Basta lang siyang hindi pumasok. Akala nga namin ay umuwi sa'yo. Sabi ko naman sa kanya. Pero nagulat po ako nang biglang umiyak ng malakas ang babae. Lumapit ako sa kanya at hinaplos siya sa likod para pakalmahin. Ang pinakaayaw ko po talaga ay ang may umiiyak na babae. Tapos ay pinagtitinginan pa kami ng iilang kumakain. Mapanghusga ang mga mata nilang nakatingin sa akin. Akala yata nila ay tinatakbuhan ko ang responsibilidad ko sa asawa ko.
Napangiwi ako noon. Huwag ka nang mag-alala. Baka bumalik si Lito. Sasabihan agad kita kapag ganun. Pangako. Sabi ko sa kanya. Pinalis ni Janine ang luha sa mga mata nito at puno ng galit na tumingin sa akin. Talagang sasabihin mo. Dahil lumanda sa akin ang lalaking yun pag nagkita kami. Puputulin ko lahat ng pwedeng putulin sa kanya. Galit na ani Janine. Ako naman ay napangiwi dahil sa inasta nito. Mukhang matindi ang galit niya ngayon kay Lito. Ipagdadasal ko na lamang ang kaluluwa ni Lito. Napaangat ako ng tingin nang may biglang humawak sa braso ko. Mabilis akong lumingon at nakita ko si Nanay Maring na may matamis na ngiti sa labi. Saglit niya akong tinapunan ng tingin bago tumutok ang mata kay Janine. Mas lalong lumawak ang ngiti nito nang bumaba ang tingin niya sa bilog na tiyan ni Janine. Ilang buwan na yung anak mo, iha? Malambing na tanong ni Nanay Maring. Ngumiti naman si Janine at hinimas ang tiyan nito. 5 buwan na po. Magalang na sagot ni Janine. Parang nagningning ang mukha ni Nanay Maring nang marinig niya ang sagot ng babae. Biglang umupo sa harapan ni Janine si Nanay Maring. Humawak ito sa tiyan ng babae at walang abisong hinimas yun na mukhang hindi naman kaso kay Janine. Nakakatuwa ang ganitong buwan ng mga sanggol. Nararamdaman mo na sila. Ani Nanay Maring na sinang-ayunan naman ni Janine. Lumipas ang ilang minuto at nag-usap pa kami ni Janine tungkol kay Lito at lumisan na rin ako dahil kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Nagsabi rin si Janine na uuwi na siya sa kanila pero biglang nakaramdam ng pagkahilo kaya pinayuhan muna ni Nanay Maring na dumito para magpahinga at kumain. Baka daw kasi sa sobrang pagod ay nahilo na to, isama pang wala pang kain ng babae. Ang huli ko lang natatandaan, Kuya Barry, ay ang matamis ng ngiti sa akin ni Janine. Kahit na puno ng lungkot ang mga mata nito dahil nawawala ang kanyang partner. Naalala ko pa nga po na habang humahakbang ako palayo sa kainan ay bumibigat din ang pakiramdam ko. Parang ayokong umalis doon. Parang may nagsasabing balikan ko si Janine na ipinagwalang bahala ko lamang. Naging normal po ang takbo ng buhay namin. Tulad ng dati. Trabaho. Trabaho at trabaho. Malapit nang matapos ang pinapatayong 2-story building sa amin. Muli akong naaya ng mga kaibigan kong kumain sa kainan ni Nanay Maring. May bonus kasi sa sweldong natanggap namin. Kaya naman ayos lang kong gumastos ng kaunti para sa sarili. Sa dating pwesto lang kami umupo. Nag-order kami ng kanya-kanya naming ulam at kanin. Napahawak ako sa magkabila kong bewang habang naghihintay. Inilibot ko ang tingin ko sa paligid. Tumaas ang isang kilay ko nang mapansing walang tao ngayon sa loob ng kainan. Kakaiba sa dating punong-puno at maingay na lugar. Ano kayang nangyari sa kanila? Eh Lunes ngayon. May pasok sa trabaho at eskwela. Wala bang nais kumain dito ngayon? Nagsawa na ba sila sa pagkain? Yun ang mga tanong na pumapasok sa isip ko habang nakatingin sa walang lamang kainan. Kami nga lang yatang magkakatrabaho ang naririto ngayong araw. Mayroon pang pakiramdam na para bang may ere-revive sa paligid. Kakaiba kasi ang katahimikan. Yung katahimikang nakabibingi. Maya-maya pa. Kamuntikan na akong mapatalo nang may biglang humawak sa balikat ko. Marahas kong nilingon kung sino yon. Nakahinga lamang ako ng maluwag nang makitang si Anton lamang yon. Natatawa siyang tumingin sa akin. Ano ba naman yan siya, ano? Umagang umaga eh, takot na takot ka. Ani Anton sa akin. Gago, nagulat lang. Laban ko.
Humarap muli ako sa dating masiglang kainan. Tinuro ko yun kay Anton. Tingnan mo yung paligid, Ton. Walang katao-tao. Di ba dati punong-puno to? Pabulong kong sabi kay Anton. Baka kasi mamaya may makarinig sa aming dalawa at makagalitan pa kami. Pinag-ekis ni Anton ang braso niya sa tapat ng kanyang dibdib tsaka tumingin sa tinutukoy ko. Sunod-sunod itong tumango sa akin bilang pagsang-ayon. Sinabi nga niyang baka raw kasi natapat kami sa alanganing oras kaya walang tao. Pwede ngang mangyari yon, pero hindi mapalagay ang loob ko. Parang may mali sa nangyayari na hindi ko naman po matukoy kung ano. May bumapagabag sa dibdib ko. Nakakainis dahil paranoid na yata to. Nagpakawala ako ng malalim na hininga. Nagsimula lamang ito nung nakausap ko ang lasing na driver ng tricycle na hindi ko naman nanakita sa lugar na to. Kung hindi siya nagkwento ng tungkol sa ganun, ay baka hindi naman to nangyayari ngayon sa akin. May pagkakataong ako lamang mag-isa ang kakain ng hapunan dahil lahat ng kasamahan ko'y nag-iinuman. Hindi naman po ako umiinom kaya mag-isa kong tinungo ang kainan para kumain. Habang naglalakad ay biglang umingay ang malakas na tunog ng uwak. Napatingala ako sa langit. Wala namang lumilipad. Siguro yung mga alaga sa bahay yon. Nung nakaraang gabi din kasi ay mayroong mahihinang tunog ng uwak akong naririnig. Pero wala naman kaming makitang uwak. Pagdating ko sa kainan, ay napansin kong wala na namang customer sa loob ng kainan. Lumapit ako sa istante at tiningnan ng mga nakahandang ulam. Napakagat ako sa labi ko dahil adobo lamang ang meron. Siguro'y nagpapaubos na lamang sila ng paninda. Pero nasaan kaya ang mga tao dito? Wala kasing taong bantay. Umalis kaya sila? Nagpakawala ako ng malalim na hininga bago humawak sa tiyang kumukulo na. Nagugutom na talaga ako. Sisiguraduhin kong mabubusog ako kapag nag-order ako ngayon. Dahil nakakapagod maghintay ng nakatayo ay umupo muna ako sa isang bakanteng lamesa. Pag-upo ko ay napansin kong punong-puno ng alikabok ang lamesa na hindi naman tulad noon. Pinapagpagan ko ng kamay ko at pumito-pito habang nakatingin sa labas. Napansin ko ang pagpasok ng pasuray-suray na lalaki sa loob ng kainan. May hinanap ang mga mata nito saglit bago huminto sa akin. Tawagin na lamang po natin siyang Roland Cuyabari. Dahil ayokong malagay sa alanganin ng taong ito. Lumakad si Roland palapit sa akin at umupo sa harapan ko. Ngumiti siya at amoy na amoy ko ang alak sa katawan nito. Magandang gabi. Kakain ka ba? Tanong ni Roland. Oho. Kayo ho. Sagot ko. Umiling siya sa akin bago ipinatong sa lamesa ang isang bote ng langis. Naguguluhan akong tumingin sa kanya. Saan naman niya gagamitin yon? Gusto mo bang magkwento ako? Mahinang tanong nito. Dahil wala naman akong gagawin at baka tumunga nga lang ako dito ay pumayag na ako. Umayos ng upo si Roland na parabang biglang nawala ang kalasingan. Marami daw talagang aswang sa Iloilo noon. Bukod daw sa kapis at antike. Isa ang Iloilo sa pugad ng mga aswang. Ngunit sa paglipas daw ng panahon at pagtugis ng mga tao sa aswang, pinili ng mga itong magpakalayo-layo upang huwag maubos ang lahi nila. Kinuwento rin niya kung paanong magsalin o mang-infect sa normal na tao ang mga aswang. Yung iba daw ay may pinapasang itim na bato o kaya naman sisiw sa magiging aswang. Yung iba naman ay gamit ang laway at ang mga aswang sa Iloilo daw
ang gamit nito ay laway. Minsan, hinahalo nila sa pagkain ng mga laway nila para magpalaganap ng kanilang lahi. Ito na ang pinakamadaling estratehiya nila dahil walang maghihinala sa kanila. Nawawalan na kasi ng lasa ang laway ng aswang sa tuwing sinasama ito sa pagkain. Paliwanag ni Roland. Bigla kong na-imagine ang senaryong yon. Nakakadiri naman. Paano yung mga taong walang ideya na kumakain na pala sila ng laway ng aswang? Hindi ako nakapagsalita dahil pakiramdam ko ay babaligtad ang sikmura ko. Isang halimbawa nito ay tulad ni Aling Maring. Paubos na kasi ang mga kaanak niyang aswang. Kaya naman nagpapalaganap na siya ng lahi. Pwedeng yung special niyang adobo ay lagyan niya ng laway niya para maipakain sa tao at para na rin makakain sila. Subukan mong lagyan ng kalamansi ang adobo ni Aling Maring. Ah, nito pa. Kumunot ang noo ko. Kalamansi? Hindi siguradong tanong ko. Tumango siya sa akin. Oo. Ang kalamansi kasi kapag pinatak mo sa pagkaing pinagsususpetsahan mong aswang, lalabas ang tunay ng inihain nila. Dagdag pa ni Roland. Mas lalo lamang akong naguluhan sa sinabi niya. Paano naman mangyayari yon? May kakayahan ng mga aswang na gawing ordinaryong ulam ang mga laman ng taong hinahain nila. Kaya naman ginagamit ang kalamansi para masiguradong ang binigay nilang pagkain sa iyo ay tunay na laman ng hayop at hindi laman ng tao. Ani Roland. Nang pagkakataong yun ay napakamot ako sa ulo ko. Matipid akong ngumiti sa lalaki. Eh hindi naman ako naniniwala sa ganyan. Sa panahon ba natin ngayon totoo pa yan? Tanong ko sa kanya. Nagkibit balikat si Roland sa akin. Subukan mo. Wala namang mawawala sa iyo eh. Mas magiging malasa pa nga ang pagkain mo dahil meron ng kalamansi. Ani Roland, bago nagpaalam na aalis na. Pinanood ko ang papalayo nitong likuran. Napatingin ako sa gilid ng marinig na parang may kumukulo. Bumaba ang tingin ko sa langis na naiwan pala ni Roland. Mabilis ko tong hinawakan at akmang ihahabol sa lalaki nang mawala na ito sa harapan ko. Bigla namang lumabas galing sa kusina si Nanay Maring na nakasuot ng kulay pink na apron. Matamis niya akong nginitian. Nandiyan ka na pala. Gusto mo na bang mag-order? Matagal akong tumitig kay Nanay Maring. Hindi ko naiwasang mapalunok. Paano kung totoo ang sinasabi ng lalaking yun na ang pagkain nila dito ay gawa sa laman ng tao? Paano kung aswang talaga si Nanay Maring? Napabalik lang ako sa realidad nang pumitik sa harapan ko ang matanda. Maraming beses akong kumurap bago nagsabi ng order ko. Nag-iisang putahe na lang naman ang adobo sa nakahain, kaya yun na lang ang inulam ko. Habang naghihintay nga ako ay hindi ko maiwasang i-overthink ang sinabi ng lalaki sa akin. Lasing kaya iyon kaya hindi ko mapaniwalaan kung totoo ba ang sinasabi niya o gawa-gawa lang. Tsaka nga po pala, meron po ba kayong kalamansi? Pakilagyan na din po. Pahabol kong dagdag dito na kanyang ikinatigil. Tinaasan ako ng kilay ng matanda na unang beses na nangyari o nagawa sa akin. Kalamansi. Baka magbago ang lasa ng adobo, iho. Ah, nito. Pero naging mapilit ako sa panghihingi ng kalamansi. Wala nang nagawa ang matanda sa huli, kundi ang bigyan ako ng kalamansi. Mabilis lang nadala sa akin ng order ko
Katulad ng dati, umuusok pa ang ulam at kanin. Nagbago na ang tingin ko sa adobo ni Nanay Maring. Pakiramdam ko'y para akong sinasakal. Lumingon muna ako para hanapin ang matanda. Baka kasi nasa paligid lang siya at makita ako sa gagawin ko. Nang masiguro ko na mag-isa na lamang ako ay mabilis kong hiniwa ang kalamansi at ipinatak sa ulam sa harapan ko. Ilang segundo kong pinakatitigan ng pagkain pero wala namang nangyayari. Nakahinga ako ng maluwag at nawala sa isip ang sinabi kanina nung lasing. Gusto kong kutusan ang sarili. Magpaniwala ba naman kasi sa lasing? Eh lasing nga. Napatawa ko sa isiping yun. Inabot ko ang kubyertos at akmang susubo ng pagkain nang tumambad sa akin ang isang kahindik-hindik na katotohanan. Napatakip ako sa aking ilong dahil biglang sumingaw ang mabahot malansang amoy na nanggagaling sa mangkok. Ilang beses akong nagdudual dahil sa nakikita ko. Puno lang naman kasi ng lamang loob ng tao, mata ng tao at dila ng tao ang mangkok ng masarap na adobo kanina. Mabilis na tinabig ng kamay ko ang mangkok sa pandidiri. Hindi ko maatim na isiping makakakain ako ng tao. Nang pagkakataong yun, Kuya Barry, parang gusto ko na lamang hugutin mula sa loob ko ang mga pagkain kinain ko sa kainan ni Nanay Maring. Nakakadiri at nakakapagsising hindi ako nakinig sa babala sa akin. Naglabas ako ng pambayad at basta na lamang nilapag yun sa lamesa. Paglabas ko ng kainan ay nagsusuka ako sa gilid dahil hindi mawala sa pang-amoy ko ang nakakasulasok na amoy ng nasa mangkok. Hindi ko na rin siya maalis sa isipan ko. Parang naka-imprenta na siya doon. Nang mag-angat ako ng tingin ay nakita ko ang dalawang lalaking kumausap sa akin. Malalaki ang hakbang kong lumapit sa kanila. Nadatnan kong nag-uusap ang dalawang lalaki. Tinatanong ng tricycle driver kay Roland kung nasabihan daw ba ako. Tumango si Roland at sinabing oo. Pati ang paraan para malaman kung ano ang nakahain sa'yo ay sinabi ko. Noon ko lang napagtantong magkakuntsaba ang dalawa para iligtas ang buhay ko. Gusto ko silang yakapin pero bigla namang kumulo ang hawak kong langis. Sabay lumingon sa akin ang mga lalaki. Nag-aalala ang mukha nilang nakatingin sa hawak ko bago nanginginig na nagtanong. Naniniwala ka na? Kinakabahan nitong tanong. Walang salitang lumabas sa bibig ko. Bagkus ay mariin na kong tumango. Para namang nakahinga ng maluwag ang dalawa. Marami akong gustong itanong sa kanila. Kung paano nila nalaman at kung anong nangyayari. Pero biglang umihip ang panggabing hangin kasabay ng pag-ingay ng mahinang tunog ng uwak. Namutla silang dalawa at kinilabutan naman ako. Mabilis ang naging kilos. Hinawakan ako ni Roland sa braso at hinila papasok sa loob ng tricycle. Mabilis ding pinaandar ng driver ang motor at hindi ko na namalayang nakaandar na kami. Habang tumatakbo ang tricycle, ay wala pa rin tigil ang tunog ng uwak at ang pagkulo ng langis sa bote. Hindi ko alam kung anong nangyayari, pero ang alam ko'y may humahabol sa amin. Pinagmamadali ni Roland ang driver dahil malapit na daw ang aswang, base lamang sa mahinang tunog ng uwak. Dahil sa kuryosidad ay lumingon ako. Ganun na lamang ang panlalaki ng mga mata ko nang makita ang isang halimaw sa likuran namin. Nakasunod siya at para bang nag-e-enjoy sa paghabol sa amin. Mayroon itong maitim na pakpak na parang sa ibon. Matalas din ng mga kuko nito at malahalimaw ang muka. Mahaba ang buhok ng halimaw.
Nang kamuntikan na niyang maabot ang tricycle, ay napansin kong wangis tao siya. Pero nakakatakot ang mukha nito dahil meron ding mahabang dila. Nanginginig ako sa takot sa pagkakataong yun, Kuya Pari. Akala ko talaga ay katapusan ko na. Mabuti na lamang at nakagawa ng paraan ng driver namin kung paano lulusutan ang aswang. Nagising na lamang akong nasa loob na kami ng bahay. Nakatayo sa magkabilang gilid ko si Roland at ang driver. Bumalikwas ako ng bangon. Anong ginagawa natin dito? Nasaan ako? Naguguluhan kong tanong. Dumito muna tayo hanggang mag-umaga dahil siguradong hinahanap tayo ni Aling Maring. Sabi ni Roland. Nasa bahay kita. Ako nga pala si Ryan. Dumito muna tayo pansamantala. Ani Ryan na nakipagkamay sa akin. Tinanggap ko yun at naguguluhang tumingin sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Naguguluhan ko pang tanong. Nagbuntong hininga ito. Dahil ginalaw namin ang huling pagkain nila, siguradong babalikan tayo noon kaya dapat tayong magtago. Ani Ryan. Ipinaliwanag nila sa akin na dapat ay ako daw ang huling biktima ng mga aswang na yun ngayong gabi. Pero dahil naawa sila sa akin ay sinabihan na nila ako. Tinanong ko kung paano nila nalamang aswang pala si Nanay Maring. Sinabi ni Roland na matagal na nilang sinusubaybayan ang kainang yon dahil sa kakaibang mga nangyayari. May mga pagkakataon daw na palaging dinadayo at dinadagsa ang kainan hanggang sa unti-unting nawawala ang mga kumakain doon. Kung hindi raw kasi nagiging aswang ang mga kumakain doon, ay ginagawa nilang ulam na siyang tinitinda raw nito sa mga tao upang umulit na naman ang proses nila ng pag-aani ng karne ng tao. Madami na raw silang kakilala na kapag kumain doon ay hindi na natatagpuan ulit. Dahil sa nalaman kong yun, ay naalala ko si Lito. Hindi na siya natagpuan pa. Hindi kaya isa na siyang aswang? O kaya naman ay nakain na siya? Ewan ko. Sumasakit ang ulo ko't hindi pa rin makapaniwala sa mga nangyayari sa akin ngayon. Para bang nasa isa akong bangungot at gustong gusto ko nang magising. Nang sumikat ang araw, ay nagpahatid ako sa police station para magsumbong. Hindi kasi kakayanin ng konsensya kung hayaan na lamang ang matandang iyong makapang biktima ulit. Sinabi ko ang nakita ko kagabi sa aking pagkain na laman ito ng tao, kaya mabilis nilang inaksyonan. Nang dumating kami sa pwesto ng kainan, ay wala ng tao. Mukhang matagal na daw tumakbo dahil punong-puno ng alikabok ang buong paligid. Habang ine-inspeksyon ng mga pulis ang buong lugar, ay nakuha ng isang malaking refrigerator ang atensyon ko. Para bang may nagtutulak sa aking buksan yun. Kaya naman nagtawag ako ng pulis at ganun na lamang ang gulat ko nang makita ang mga laman nito. Muntikan na nga akong matumba nang makilala ang isang bangkay na nakasiksik sa loob ng freezer. Bali-bali ang buto. Pinagkasya lamang sila doon. Kalunos-lunos ang nangyari kina Lito at Janine. Gusto kong maiyak sa guilt na nararamdaman ko dahil ako ang dahilan kung bakit namatay si Janine. Puno po kasi ng malalaking kalmot ang katawan nila Lito at Janine. Si Lito, wala ang braso at mga lamang loob. Nawawala rin ang isa nitong eyeball. Samantalang si Janine ay wakwak ang sinapupunan. Nawawala ang sanggol niya. Nagtawag na ng backup ang mga kasama kong pulis. Sinunod din nilang buksan ang katabing freezer ng ref at sabay-sabay kaming napatakip ng ilong nang buksan ang pinto noon. Sumingaw ang malansang amoy galing sa loob. Puro buting naglalaman ng iba't ibang intestine ang loob ng ref.
mayroon ding fetus na pinaghihinalaang kay Janine nang galing. Sinabi ng mga pulis na baka daw kasali ang matanda sa isang kulto at sinasakripisyo nito ang mga tao. Gusto ko sanang sabihing hindi totoo yun at isa silang aswang, pero mas pinili ko ng manahimik. Lalo na't wala akong ebidensya. Isa pa, hindi naman nila pinaniniwalaan ng ganyan. Kuya Barry, simula nang mangyari ang insidenteng yun sa akin, ay naging metikuloso na ako sa lahat. Lumala po yata ang trust issues ko dahil hindi mo na ako mapapakain ng pagkain hindi ako ang nagluto o hindi ako kaharap ng nagluto. Naging paranoid na din po ako sa takot na baka isang gabi ay mayroon na lamang humatak palabas ng puso ko sa aking dibdib. Akala ng pamilya ko ay nag-iinarte lang ako, Kuya Barry. Pero hindi. Napakalaki po ng takot kong maulit ang pangyayaring yon sa buhay ko. Dahil baka wala na akong second chance na makaligtas. Puro sardinas at dilata na lang ang kinakain ko sa site para masigurado kong malinis at hindi lamang tao ang kinakain ko. Palagi na rin po akong may dalang kalamansi. Kapag nasa handaan ako ay hindi ko maiwasang magpatak ng kalamansi sa pagkain ko para masiguradong malinis ito. Hanggang ngayon po, Kuya Barry, sa tuwing maaalala ko ang nangyaring yun sa buhay ko ay kinikilabutan at nasusuka pa rin ako. Daladala ko pa rin po ang guilt sa pagkamatay ni Janine. Kaya sa mga makikinig sa aking kwento ngayong araw, maging maingat kayo sa kinakainan nyo dahil hindi nyo alam kung anong karne ang inihahain nila. Maaari nila tayong gawa ng masama kapag naging kampante tayo. Kung maaari, palagi rin ninyong lagyan ng kalamansi ang pagkain ninyo para lang makasiguro. At sa pamilya ni Janine, gusto kong humingi ng tawad dahil hindi na nakabalik sa inyo ang anak nyo. Pasensya na po talaga. At maraming salamat po kung inyo itong mapipili, Kuya Barry. Salamat din po sa lahat ng nakinig. Hanggang dito na lamang po. Lubos na gumagalang, Feliciano. Ito naman po ang ating pangalawang kwento. Isang magandang araw po, Kuya Barry. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan maging ang lahat ng ating suking tagapakinig. Gusto ko lamang pong ibahagi sa inyo ang isang kwentong karanasan ko na nangyari noong taong 1990 sa isang lugar sa ermita. Tawagin nyo na lang po ako sa pangalang Bell, 40 anyos at isang babaeng taga-probinsya. Hindi ko akalaing makakaranas ako ng mga nakakatakot na bagay sa lugar na itong minsan naging sandigan ko sa kahirapan. Sana po ay huwag nyo akong husgahan. Ako po ay isang prostitute. Ngunit ang totoo po niyan, hindi ko po ito ginusto. Kumapit na lang ako sa patalim sa pag-asang maiahon ko ang aking pamilya sa kahirapan. Bago pa man po ako naging prosti, nakarating na ako sa iba't ibang bahagi ng Maynila para makahanap ng trabaho. Kahit wala akong kakilala ay nilalakasan ko lang talaga ang aking loob. Unang pagkakataon ko po itong mahiwalay sa aking pamilya, kaya sobrang hirap indahin ang matinding pangungulila. Naroong napapahagulgol na lang ako sa iyak. Naaalala ko kasi ang masasayang pagsasama namin ng aking ama, ng aking ina at ang aking nakababatang kapatid. Kaso lang, wala naman kaming magawa. Tadhana na mismo ang gumawa ng paraan upang magkahiwalay kami ng aking pamilya. Nalulong sa sugal ang aking ama.
Nagkaroon siya ng malaking utang sa incheck naming kapitbahay na si Madam Lin. Ilang beses na nila kaming siningil, ngunit siyempre, ano nga ba ang ibabayad namin? Mahirap pa po kami sa daga, Kuya Barry. Samantalang si Madam Lin ay milyonarya po, ngunit wala itong asawa. Nagulat ako nang maging bisita namin siya isang araw. Si Madam Lin po. Anya, magiging abswelto lang kami sa pagkakautang namin sa kanya sa dalawang paraan. Ang una ay babayaran namin siya ng 50 mil na ipinusta ni tatay sa sugal. Ang pangalawa naman ay kailangang iwan kami ni itay at sasama siya sa mayamang incheck. Nagkagusto pala si Madam Lin kay itay, kaya wala siyang ginawang pagtanggi sa pangungutang ni itay sa kanya noon. Galit na galit si nanay sa sinabi ng aming bisita. Ako man, Kuya Barry, ay nagalit din. Hindi ko kasi akalain na masyado palang pinagsasamantalahan ng mayamang babaeng incheck ang aming kahirapan. Pero pasensya na lang siya. Hindi namin magagawang ibigay ang kagustuhan niya. Kahit nagkasala sa amin ang aking ama, minamahal namin siya at hindi naman siya basta laruan na pwede na lang ibigay kahit kanino. Kaya kahit labag sa kalooban ng aking pamilya, nagpaalam ako sa kanilang papunta ako ng Maynila. Naghanap ako ng trabaho at nakarating kung saan-saan. Nakatatlong apply na po ako bilang tagahugas ng pinggan hanggang sa makarating nga po ako sa ermita. Nagtingin-tingin ako sa mga karatula hanggang sa maagaw ng aking pansin ang isang anunsyo sa pinakadulong bahagi ng kantong iyon. Naghahanap raw sila ng katulong. May kalakihan ang sweldong sinasabi ng karatula kaya kaagad kong hinanap ang mismong nagsulat nun. Nagkakilala kami ni Ate Olga. Siya ang naghahanap ng katulong kaso lang daw may nakapasok na. Nanghihinayang ako dahil may nauna na sa akin. Noong aalis na ako, nagmamadali niya sinabi na may naghahanap raw ng tagahugas ng plato sa kanilang bar. Baka raw interesado ako. Kung kaya't hindi na ako nagdalawang isip pa, Kuya Barry, kasi kailangan ko nga ng trabaho. Tagahugas ang inaplayan ko, ngunit nagulat ako nang sabihin ni Ate Olga na mas madali raw ang pera kapag medyo bumigay daw ako sa gusto ng aming amo. Alam kong may pagkakataon pa akong umatras sa mga panahong iyon, ngunit naisip ko, kailangang mabayaran kaagad ang utang ng aking ama. Hindi ako papayag na agawan kami ni Madam Lin ng ama. Nilunuko ang aking pride at tinanggap ang trabaho. Hinayaan kong magtampisaw ang aking sarili sa kasalanan bilang pagsasakripisyo na maging buo lang ang aking pamilya. Makalipas ang dalawang taon, nagtatrabaho pa din ako sa bar na nagsilbing kanlungan ko sa aming pangangailangan. Nabayaran ko si Madam Lin at nagawa ko pa siyang bantaan na ipakukulong ko kapag nagpatuloy ang paglalandi niya sa aking ama. Nagpatuloy lang ako sa aking trabaho tuwing gabi. Hindi ko ito dapat na ipagmalaki, ngunit naging star of the night po ako sa club at nagkaroon po ako ng maraming customers. Wala akong tinanggihan, binatilyo, matanda, kahit na pangit, ang mahalaga, malaki silang magbayad at hindi ko sila binibitin. Sobrang saya ko dahil nakapag-ipon ako ng malaking halaga at nakapundar ng magandang negosyo. Matagal na ako sa pinagtatrabahuhan ko, ngunit kahit kailan ay hindi ko sinabi sa kanila ang tungkol sa aking trabaho.
Natuto na din kasi akong yakapin ang trabahong pinasukan ko at masaya naman ako. Nagbago lang ang lahat nang pumasok sa eksena si Roma at naging kalaban ko sa lahat ng bagay. Siya man ay naging bituin din ng gabi sa bar na iyon na pinagtatrabahuhan namin at sa totoo lang, hindi ko maiwasang huwag maalarma. Lumiliit kasi ang aking income dahil sa kanya. Siya na kasi ang tinatangkilik ng mga kalalakihan, kaya hindi ko maiwasang matakot para sa sarili ko. Kumbaga, tingin sa akin ng mga customer ay laos na ako. Ang sabi naman ni Ate Olga sa akin, hindi siya pabor sa Roma na iyon. Kakaiba kung tumitig at nakakatakot kapag kinakausap. Sagutin daily daw kasi siya kapag may mga tanong siya, kaya naiilang raw siya sa babae. Nagsimula tuloy akong magduda sa mga kilos niya, kaya iyong mga panahong dapat sana ay magtatrabaho ako, iginugol ko sa pagmamanman sa ginagawa niya. Kailangan kong malaman kung ano nga ba talaga ang sikreto niya at nagagawa niyang akitin ang mga customers kong loyal sa akin. Isang gabi, habang nagpapaluto ako ng barbecue sa kanto, ay naisip kong sundan siya nang makitang naglalakad siya pauwi. Wala akong trabaho ng mga oras na iyon at alam kong hindi naman pumasok itong si Roma dahil nagpaalam ito sa management na masama raw ang kanyang pakiramdam. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa aming kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Medyo may kalayuan ang bahay niya sa pinagtatrabahuhan naming bar. Kabisado ko na kasi ang bawat lugar dito sa ermita, kaya alam ko na kung sino-sino ang mga nakatira malapit sa aming pinagtatrabahuhan. Kalmado akong sumakay ng jeep nang makita kong pumara din siya. Nagtagal kami ng 10 minuto sa loob, kaya hindi ako magkanda ugaga sa pagtakip ng mukha ko. Maya-maya pa, pumara siya at bumaba na. Pinaabante ko ng kaunti ang jeep saka ako sumunod sa kanya. Naggulat ako kasi naglakad pa siya sa hanggang sa duluhan ng isang walang katapusan yatang iskinita at nagulat nang mapagtantong may maliit palang bahay doon. Walang ingay akong lumapit hanggang sa marating ko ang kanyang bintana. Nagawa kong sumilip doon kaya napasinghap ako nang makita ang isang pamilyar na lalaking nakagapos sa may upuan at may takip sa bibig. Nagpupumiglas pa ito hanggang sa mainis na yata si Roma sa ginagawa ng lalaki at nanlaki na lang ang aking mga mata dahil ginilitan niya ito sa liig gamit ang isang matalas na kutsilyo. Kilala ko po ang lalaki. Siya si Ivan, isa sa mga suki ko sa bar at malaking magbigay ng bayad ito. Kinusot-kusot ko pa ang aking mga mata sa aking nasaksihan. Nagsimula nang kumabog ang aking dibdib. Nanginginig na lumibot ako sa kabilang parte ng kanyang bahay at nasindak nang makita ang iilang pares ng damit at sapatos na nakakalat lang doon. Tila parang pamilyar sa akin ang mga gamit na iyon at hindi ko maiwasang matakot ng matindi sa aking natuklasan. Muli akong sumilip sa bintana at nakitang naghuhubad ng damit itong si Roma, kaya labis akong nagulantang nang makitang napakakulubot ng kanyang mga balat na tila ba pagmamay-ari ng isang matanda. Nanginig ako
at sinagilahan ng takot nang makitang bigla na lang bumata itong si Roma. Matapos niyang ipaligo ang dugo ni Ivan. Mangiyak-ngiyak ako dahil sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko, mamamatay ako sa labis na takot dahil hindi pa pala siya tapos sa ginagawa niya sa kawawang lalaki. Maya-maya'y winakwak niya ang liig nito at hinugot ang mga lamang loob, sabay hinigop at nilamon iyon. Sarap na sarap siya sa nilalantakan hanggang sa ikinasindak ko na ng husto nang makita ang biglang pagbabago ulit ng kanyang hitsura mula sa pagiging matanda hanggang sa isang magandang babae. Halos himatayin na ako ng mga oras na iyon, Kuya Barry, kung kaya't umatras ako at natarantang nagtatakbo papalayo. Hindi ko akalaing may aswang pala sa ermita na matagal nang nanananahan doon. Hindi ako makapaniwala sa aking nasaksihan dahil ngayon lang ako nakakita ng totoong aswang at dito pa sa Maynila. Hindi ka panipaniwala talaga, ngunit iyon ang aking nasaksihan. Habang tumatakbo ako ay nagkakandaiyak ako. Humahagulgul ako sa takot at pilit kong tinatakpan ang aking bibig upang hindi ako makagawa ng anumang ingay. Habang tumatakbo ako, Kuya Barry, naalala ko ang aking pamilya at naisip na bakit kailangan kong dumikit sa pagiging GRO kung pwede naman akong magbagong buhay. May naipundar na ako at sapat na iyon. Kailangan ko lang magsikap para huwag kaming bumalik sa dating kahirapang pilit naming tinitiis. Pagkarating ko sa club ay dumiretso ka agad ako sa banyo. Nagpalamig ako dun at nag-isip ako kung ano ang aking gagawin. Gulong-gulo talaga ako, Kuya Barry, nung mga panahong iyon dahil hinding-hindi ko po talaga alam kung anong ikikilos ko at kung anong ire-react ko sa aking mga nakita. Hindi po talaga ako makapaniwala. Kinahaponan ding iyon, napagdesisyonan kong magpaalam ako kay Ate Olga. Sinabi ko sa kanya na uuwi na ako sa amin para gawin naman ang mga bagay na gusto ko. Naalala ko si Rico. Si Rico po ang aking nobyo. Noong huling uwi ko sa amin ay ipinagtapat ko sa kanya ang tunay na trabaho ko. Ayon sa kanya ay walang dahilan para husgahan niya ako. Pareho lang daw kaming mahirap at nagsusumikap na mabuhay. Kahit pa masahol ako sa pagiging prostitute ay tatanggapin niya ako at sabay daw kaming magbabagong buhay. Bago ako tuluyang umalis sa club ay mainit akong niyakap ni Ate Olga. Sabi niya, hindi niya ako pipigilan kasi may mga naghihintay sa akin. Tanging dasal lang niya, maging masaya ako sa aking pagyakap sa bagong yugto ng aking buhay. Hindi na niya alam ang tunay na rason kung bakit nagpaalam akong umuwi. Hindi ko iyon sinabi sa kanila. Dahil alam kong hindi naman sila maniniwala doon. Sabihin ko na aswang ang pumatay sa customer nilang si Ivan, baka tawanan lang nila ako. Ngunit bago pa man tuluyan akong umalis ay parang nakonsensya po ako. Naisip ko rin ang sinapit ni Ivan, kung kaya't gumawa po ako ng isang sulat para kay Ate Olga at doon ko inilahad lahat ang mga nangyari. Sinabi kong mag-iingat sila sa babaeng iyon at mapanganib talaga ito kung mananatili pa iyon sa club. Bahala na kung hindi sila maniwala basta't sinabi ko na ang nasa loob ko. Isiningit ko po ang liham na iyon sa kanyang mesa bago ako tuluyang lumisan sa lugar na iyon.
sa kasalukuyan po ay tatlo na ang aking anak kasama ang aking mahal na si Rico. Mayroon po kaming naging business dito at payapang namumuhay na sa bayan ng Batangas. Hindi ko naman po pinagsisisihan ang mga nangyari sa akin, Kuya Barry, na kahit naging prostitute po ako noon. Mabuti na lang at malawak ang isipan ng aking asawa at niminsan ay hindi niya ako pinasakitan patungkol sa aking nakaraan. Isang karanasang hindi ko po talaga malilimutan, Kuya Barry. Isang kakaibang nilalang ang aking nakita. At magpahangga ngayon, kinikilabutan pa rin po ako tuwing maaalala ko ang aswang sa ermita. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Sana po ay mapili niyo pong basahin ang aking email. Congratulations po pala dahil narating nyo na ang 100k subscribers. More power po sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Bell. At ito naman po ang ating pangatlong kwento. Magandang araw po, Kuya Barry, pati na rin sa lahat ng mga nakikinig ngayon. Ako nga pala si Rico. Nais ko lamang ikwento ang nangyari sa akin nang minsan akong sumama sa isang handaan sa liblib na baryo kasama ang dalawa kong pinsan. Taga Bulacan po talaga ako. Dito na ako lumaki at nagkaisip. Nagtatrabaho po ako bilang isang mekaniko sa isang talyer. Halos 10 taon sa 3 dekada kong buhay sa mundo ay ginugol ko sa pagiging isang mekaniko. Ito na rin ang trabaho ni tatay. Kaya nang graduate ako ng high school ay ito na rin ang nakahiligan kong gawin. Hanggang sa naging regular ako at ngayon ay isa na sa mga eksperto pagdating sa pag-aayos ng sasakyan. Sa Bulacan ako lumaki, Kuya Barry. Ngunit ang orihinal talagang probinsya nila mama at papa ko ay sa Bicol, Camarines Sur. Naaalala ko noong bata pa ako, sa tuwing Pasko po ay umuuwi kami roon para ipagdiwang ang okasyon hanggang sa bagong taon. Siyempre, nandoon ang karamihan sa mga pinsan namin. Kaya parang reunion na rin namin ang bawat katapusan ng taon. Ito lagi ang inaabangan ko kapag dumadating na ang bare months. Pero may isang beses na pinagsisisihan kong umuwi ako sa Camarines Sur. Isang beses na siguro ay hindi ko malilimutan kahit kailan. 18 anyos po ako noon. Katatapos lang sa high school at nagbabalak na mag-aral ng kahit anong kursong mapusuan sa kolehiyo. Masaya ang naging salubong sa amin ng lahat pag-uwi sa Bicol. Maraming handa at halos lahat ng kamag-anak namin ay umuwi, kabilang na ang ilan na galing pa sa ibang bansa. Kumpleto ang angka namin, Kuya Barry. Parang may piyestahan bawat araw. Walang katapusang inuman at kainan at kamustahan na akala mo baga ilang dekada kaming hindi nagkita-kita. Siyempre, idagdag mo pa ang mga pinsang kong halos kasing edad ko rin ang lagi kong kasama. Si Kaloy na mas matanda sa akin ng 1 taon at si Mark na kaedad ko. Nagyaya isang beses itong si Kaloy na pumunta raw kami sa bayan. May nakilala daw siya sa palengke. Ami ang pangalan. Gusto siyang isama sa isang handaan. Pumayag naman ang tangang si Kaloy kahit hindi pa niya nakikilala ng lubusan ang babaeng iyon. Pare-parehas kaming tatlo na hindi dito nakatira. Si Kaloy galing pang Quezon habang si Mark naman nasa Davao. Kaya naman lahat kami ay hindi ganoon kapamilyar sa lugar. Kaya kapag may pupuntahan ng isa, sama-sama kaming tatlo. Dumating ang araw ng Sabado, ang araw na pinagkasunduan nilang magkita.
Pagdating namin sa bayan, Kuya Barry, naghintay muna kami sa ilalim ng sirang waiting shed. Hindi nagtagal, dumating na ang katagpuang babae ni Kaloy. Pagdating nito ay may kasamang isa pang babae. Nagpakilala sa amin. Ami daw ang pangalan niya at Judy naman ang kanyang kasama. Nagpakilala rin kaming tatlo, saka kami sumama nang walang pag-aalinlangan. Nagsimula na kaming lumakad sa daan. Maya-maya'y napansin ko tila kumikitid at kumikipot ang daan. Noong oras na iyon ay nagbago ang aking pakiramdam. Kakaiba na ang kutob ko. Hindi kami pamilyar sa lugar. Medyo liblib ito at wala rin kaming kakilala. Ngunit maayos namang kausap ang mga babae. Parang nagugustuhan na nga ni Kaloy ang isang babae. Grabe kong magbida ng mga kwento. Kung kaya't sumakay na lang kami ni Mark sa mga sinasabi ni Kaloy. Malayo po ang nilakad namin. Halos isang oras kaming naglakad pero wala pa rin kami sa bahay nila. Puro mga damo at puno ang nasa magkabilang gilid ng kalsada. Siguradong kung kami lang ay maliligaw kami sa lugar na iyon. Nagtatawanan si Kaloy at ang babae nang bigla ko itong tinanong. Ah, ano ba ang okasyon? Wika ko sa babae. Natigilan sila pareho. Napansin ko na parang nag-isip muna ang babae bago sumagot. Birthday ng kapatid kong bunso. Malumanay niyang sabi. Nagbigkis ang paningin namin. Parang sinusukat ako ng babae at halatang sinusukat ko rin kung nagsisinungaling nga ba siya. Si Kaloy ang bumasag sa tensyon. Oo Rico, ikalamang birthday daw ng kapatid niya. Ibinali niya ang tingin sa babae. Naku, siguradong masarap ang mga handa ninyo sa bahay. Ngumiti naman ang babae. Una ay sa akin, tapos ay kay Kaloy. Siyempre naman, si mama ko ang nagluto kaya siguradong masarap iyon. Wika niya. Nagpatuloy lang kami sa aming paglalakad hanggang sa makarating na kami sa bahay nila. Malaki ang bahay nila kumpara sa pailan-ilang bahay na nadaanan namin Kuya Barry. Gawa sa kawayan ang bakod ng bahay nila at bago kami pumasok sa pinto, iniwan muna namin ang mga sapatos namin sa pinto. Malawak ang loob ng bahay. Paano ba naman? Mga upuan at mesa lang ang laman nito. Pag-upo namin ay saka namin napansin na may iba ring bisita. Nagtitinginan ang mga ito pagdating namin. Tila nagbubulungan pa. Habang nakaupo ay binulungan ko ang dalawa. Psst, uy, ano kaya kung umuwi na lang tayo? Wala naman tayong mapapala dito eh. At saka wala tayong kakilala kung tingnan nyo. Baka mapahamak pa tayo. Tinitigan ako ng masama ni Kaloy. Napakunot noo siya. Ano ka pa naman? Bad trip ka naman eh. Minsan na lang tayo makapang chicks dito. Sandali lang tayo. Kakain lang tayo tapos uuwi na. Sayang naman ang nilakad natin noong ang tagal nun ang haba. Mahabang salaysayin ni Kaloy sa akin. Hindi na ako sumagot pa, Kuya Barry. Bagkus ay tumahimik na lang ako sa aking pagkakaupo. Baka magkasagutan pa kasi kami ni Kaloy. Nakakahiya doon. Ilang sandali pa ay lumapit sa amin ang babae na nagpakilalang si Ami. Kasama niya ang kanyang mga magulang. Sabay-sabay kaming nagmano. Maya-maya'y nagwika ito. Buti naman at nakarating kayo dito mga iho. Galing pa ba kayo sa bayan? Wika niya sa amin. Opo. Sagot naman ni Kaloy. O siya. Kumuha na kayo ng mga plato sa mesa para makakain na rin kayo. Baka nagutom kayo sa mahabang paglalakad nyo.
Medyo malayo din kasi dito sa aming bahay eh. Naku, pasensya na kayo at talagang may kalayuan ang bahay namin. Wika nito sa amin. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Umalis na ang ina at ang ama ni Ami. Naiwan po kami. Naghihintayan kung sino ang mauunang pumunta sa mesa at kumuha ng pagkain. Mauna na kayo, tol. Ihilang ako sa labas. Sabi ko sa kanila. Lumabas ako, Kuya Barry, para magpakawala ng tawag ng kalikasan. Nahihiya kasi akong makisiar dun sa loob dahil maraming taong nakatingin sa akin. Pagkalabas ko ay nakita ko ang isang malaking puno sa tabi ng daan. Doon ako tumungo at doon na po ako jumingel. Papasok na sana ako sa loob ng bahay nang bigla akong makarinig ng isang mahinang pag-ungol doon sa bandang likod ng bahay nila. Natigilan ako at napatingin. At dahil sa pagiging usisero ko, pinuntahan ko ang pinanggalingan ng tunog. May maliit na kubo pagdating ko dun. Nakita kong nakatalikod sa gitna nito ang ama ni Ami. Parang may kinakain. Tuloy pa rin ang ungol na tunog na parabang baboy kung kumakain. Napahinto ako at nag-isip, ngunit baka ganito lang talaga kumain ang ama nitong si Ami. Dahan-dahan akong naglakad paatras babalik sa loob ng bahay nila, ngunit bigla akong nakatabig ng bote. Natumba ito, gumawa ng tunog at gumulong palayo. Muli akong napatingin sa ama ni Ami. Humarap ito sa akin, hawak sa kamay ang isang manok na may balahibo pa. Kumakawag-kawag na halatang kanina lamang ay buhay pa. Kulay pula ang buong mukha ng papa ni Ami. Labas sa nguso nito ang naglalakihang mga ngipin na kayang pumunit ng kahit anong klaseng laman. Matalas ang mga kukong nakahawak sa manok. Nanlilisik na pula ang mga mata nito. Ngunit ang nagpakilabot po sa akin, Kuya Barry, ay noong biglang hinigop nito ang dugo mula sa manok. Nilantakan ito na parang gutom na hayop. Mas lalo akong nanlumo noong makitang nakangiting dumating ang kanyang asawa at nakikagat pa sa kinakaing hilaw na manok ng ama ni Ami. Napayuko ako dahil hindi ko inaasahan ang tagpong iyon. Pinagpawisan ako at halos mawalan ako ng ulirat ng mga sandaling iyon, Kuya Barry. Anak ng putik, aswang ang mga taong naririto. Takot kong wika sa aking sarili. Kaya siguro pati ang mga bisita nila ay masama kung makatingin sa amin. Hindi kaya kami ang isunod nilang kainin? Mas lalong tumindi ang tibok ng puso ko at gusto kong maglaho sa kinatatayuan ko. Nag-isip ako ng mabuti kung ano ang dapat kong gawin. Nanlamig ang buo kong katawan kung kaya't kumaripas ako ng takbo papasok. Nakita kong nakaupo pa rin si Kaloy at si Mark, kung kaya tumabi ka agad ako sa kanila. Huy, puta! Kailangan na natin umalis dito! Pabulong kong sabi habang humihingal. Sabay namang silang kumunot ng noo nila. Uy, anong nangyari sa'yo? Tanong ni Kaloy. Hindi ka agad ako nakasagot dahil tila lahat ng tao doon ay nakatingin sa akin. Napatingin ako sa kusina. Doon ko nakita ang ama ni Ami. Ngunit normal na ulit ang mukha, ang ngipin, ang kuko
ang mata, pero matalas ang tingin sa direksyon namin. Napayuko na lang ako, Kuya Barry. Nag-iisip ako kung ano ang gagawin ko. Muli kong ibinalik ang aking tingin doon sa ama ni Ami. Pagkatingin ko sa kusina, wala na ito, kung kaya't hindi na ako nagpatumpik-tumpik pa. Agad kong kinuha ang mga plato nila, ipinatong sa upuan at sabay na hinila ang dalawa palabas. Uy, di ba tapos kumain? Ano ba? Ano ba nangyayari sa'yo? Kanang magulo, tara na! Gigil na gigil akong hinahata ko ang dalawa palabas. Mga tol, huwag na kayong magtanong ha. Halika na, takbo na! Wala silang nagawa kung hindi sumunod sa aking pagtakbo. Para kaming mga nakawalang aso na mabilis na tumatakbo palayo sa bahay na pinanggalingan namin. Takbo lang kami ng takbo. Uy, Rico, putex ka, ano ba nangyayari? Ay, teka, takbo lang, basta mamaya ako na ipapaliwanag sa inyo. Takbo lang kami na takbo. Sunod lang na sunod sa akin ang dalawa hanggang sa marating namin ang waiting shed. Hapong-hapo kaming lahat. Pagdating namin doon ay tinanong kaagad ako ng dalawa. Naknang pating ka talaga, Rico, ano ba nangyari? Takbo ka ng takbo, hindi naman namin alam kung ano nangyari. Galit na tanong sa akin ni Kaloy, kasi galit siya dahil nawalan siya ng tsansa kay Ami. Pare, yung papa ni Ami, sabi ko habang hinahabol ko ang aking hininga. Nakakunot noo pa rin ang dalawa at nakatingin sa akin. Naghihintay sila ng sagot. Ano? Ano bang sinasabi mo? Galit na rin si Mark. Ikinuwento ko sa kanila ang lahat ng nakita ko, ang pagkain sa hilaw na manok at ang duguang mukha ng ama ni Ami. Matapos kong ikwento, pareho silang nakanganga, para bang hindi makapaniwala sa mga sinasabi ko. Si Ami? Isang aswang? Sabi ni Kaloy. Oo, pre, malaki ang tsansa na kung aswang ang tatay niya, aswang din si Ami. Doon na natapos ang usapan namin. Hindi ko na pinagdiinan pa kay Kaloy na muntik na siyang mabiktima ng aswang dahil lang sa pakikipagkita sa babaeng iyon. Tulala lang si Kaloy habang naglalakad kami pauwi. Walang nag-iimikan. Pag-uwi namin, Kuya Barry, nalaman ni Lola ang nangyari sa amin. Ikinuwento ko sa kanya ang lahat-lahat ng pangyayaring iyon. Sabi ni Lola, matagal na raw ang pamilya na iyon dito sa baryong ito, kaya nga raw walang nagtatangkang tumira malapit sa kanila. Alam ng lahat na taga rito kung ano ang tunay nilang katauhan. Kumain ba kayo sa bahay na iyon? Tanong sa amin ni Lola. Umiling lang kaming tatlo. Ay, mabuti naman. Siguradong may lason o kaya'y pampatulog ang mga inihanda nilang pagkain doon. Kung hindi kayo nakaligtas ni Rico, ay baka pinagpiestahan na kayo ng mga aswang na iyon. Kilala pa naman sila na nambibiktima ng mga dayo. Sa susunod kasi mga iho, huwag kayong basta-basta na lamang sasama sa mga hindi nyo kakilala, lalo pa sa nakatira sa liblib na lugar. Huwag nyong pairalin ang inyong bugso ng inyong mga puso. Delikado iyan. Alam nyo namang kakaiba ang lugar na ito. Hindi ito Maynila o iba pang syudad. Maging aral sana sa inyo itong nangyaring ito. Pagpapaliwanag sa amin ni Lola. Opo, Lola. Pasensya na po. Iyon na lang ang naitugon
ni Kaloy. Yun na po ang huling beses na sumama kami sa mga hindi namin kakilala, Kuya Barry. Pagkatapos noon, kapag umuuwi kami sa probinsya, ay lumalagi na lamang kami sa bahay ni Lola. Ayaw na naming maulit ang pangyayaring muntik pa naming ikapahamak. Isang pangyayaring hindi ko po malilimutan, Kuya Barry, kaya po sumulat ako sa channel ninyo. Sana po ay naging aral itong aming na-experience. Kakaiba ito at hinding-hindi ko po malilimutan na minsang muntik na kaming mapahamak dahil lang sa isang handaan sa liblib na baryo. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Barry. Salamat po ng marami. God bless po sa lahat ng kasundo na nakikinig ngayon. Lubos na gumagalang, Rico. And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Barry at ako ang sundo.